nasa linya po ng ating telepono si MPD spokesperson, Police Captain Philip Ines. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, ma'am. Sa ngalan po ng aming District Director, Police Brigadier General Leo Manawag Francisco, isang kalmado at mapagpalang umaga po. Mapagpalang umaga po. Si Diane Kerr po ito, kasama po si Gani Oro. Live po tayo ngayon sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Sir, kamusta po ngayon ang sitwasyon sa MPD matapos po yung pangyayari po ng pamamaril ng isang pulis? Unang-una po, nandun pa rin po yung bakas ng pagkakalungkot natin sa pangyayari kasi nga po hindi talaga po natin inaasahan itong mga ganitong bagay na sabi nga hindi akmang mangyari para po sa aming hanay. Ang direktiba po ng ating butihing director dyan, tuloy-tuloy po pa rin po yung gawin natin at yung pag-imbestiga po ay palalimin pa natin para malaman po natin ano po talaga ang naging dahilan, bakit po naging ganito ang kinalabasan ng isang napakabuting pulis natin. With that, sir, kamusta po ang takbo ng investigasyon? Natukoy na po ba kung talagang depression po ba yung dahilan? Hinihintay pa po natin yung mga final report dyan, tungkol dyan. At ayaw naman po natin magsabi ng conclusion na talagang nag-undergo siya sa depression. Pero may mga pangitain po kasi doon. Actually po, kinausap ko rin po yung kanyang may bahay na pulis din po natin. Tungkol po dito, baka po may naikwento sa kanya ito pong si Sergeant Ibasupil na matagal na rin po natin kakilala. Sabi ko nga po, hindi po to iba sa akin. Magto 20 years na po siya sa serbisyo ngayon pong December. No? Kaya nakakalungkot po yung nangyari sa kanya. Kap, Gani Oro po ito. Magandang umaga po sa inyo. Sir Gani, magandang umaga po. Nung aktwal o bago siya magwala at mamaril, ano ho ba ang mga pangyayari? May sinabi ba siyang sama ng loob? May sinabi ba siyang dahilan na siya ay nagbawala? Bukod siyempre sa lasing siya, ano ba ang na-trigger? Bakit kailangan niya magpaputok at mamaril ng kapwa niya, pulis? Yun pa rin po yung patuloy natin na kinukuha ng mga impormasyon. Naghahanap po tayo ng mga tao makakapagbigay po ng account tungkol sa maaari po sana kung sino po yung nakasama niya nung gabi na yon. Nung nag-inom po siya, baka nasabihan niya po ito na may mga problema siya. Kasi sabi nga po, ito pong tinatawag natin depression, hindi naman po katulad doon ng ibang sakit na madali natin makita. Ito po ay talagang malalaman din natin sa mismong may nag-undergo dito. Kaya tama po talaga ang sabi ng ama ng aming pamunuan. Tatignan po natin ang bawat isa. Sabi nga natin, hindi lang naman po Philippine National Police at mga pulis ang nagkakaroon ng mga ganito. Lahat po ng mga sangay ng ating gobyerno na na-expose po sa mga iba-ibang mga circumstansya. Kaya po sabi nga natin, tignan po natin itong mga ganitong bagay. Napakahalaga rin po ito. Kahit po sa mga hanay po ng mamamahayag, nararamdaman po nila yung ganitong mga bagay. Oo. Napagalam mo namin, Cap, na mayroong gagawing stress debriefing na gagawin dyan sa mga Police Maynila. What if may mga bumagsak po at kaduda-duda yung kanilang mga behavior dyan sa neuropsychiatric exam na gagawin nyo? Ano po ang aksyon na gagawin sa kanya? Sabay sisibakin? Anong gagawin po ng MPD? Yes sir, titignan po natin kung ano po yung magiging direktiba ng ating pamunuan hinggil po dito. Ang mahalaga po dito natin, makonvince natin itong mga kapwa natin na mga pulis po na pag nakakaranas po tayo ng mga ganitong mga nararamdaman, humingi po tayo ng tulong. Meron po kasi kami dito sa Guardian, tinatawag natin Brother's Keeper, no? Ano po ba itong Brother's Keeper na tinatawag natin? Kami po mismo pag mga officer, binabantayan po natin itong mga kapwa din nating pulis. Tinatanong natin kung may mga problema sila. At huwag silang mahiya para tayong pamilya. Pag ganito po kasi ang treatment natin sa bawat isa, pagiging maganda po yung workplace natin, work behavior natin, at kung meron tayo sa pamilya na nakakaranas ng mga ganito, hindi po dapat ito kundinig, bagkos tulungan po natin sila. Pahabol na lang po. Doon sa mga napapansin, apo, una kasing makikita yan sa kapitbahay. O itong pulis na ito, madalas bang nalalasing, apo, o kaya ginagamit yung kanyang power doon sa ibuli yung kanyang mga kapitbahay. Paano ho makakapagsumbong kagad sa inyo para as early as possible, kumbaga maagapan o masawata yung posible na mangyari na pagwawala, policeman o ito man ay armado na inyong nakuniforme na miyembro ninyo o hindi? Opo, sir, marami naman po tayong mga linya na open tungkol dyan na pwede po nilang pagsabihan no, nang hindi po malalaman yung kanilang identity. Ang mahalaga po natin dyan, sir, meron tayong pakialam. Kung meron po tayong napapansin sa ating kapaligiran, hindi lang po yung mga nasa larangan po ng pagsisirbisyong bayan. Kung sino man po ang lumalabag sa batas, ipagbigay alam niyo po sa kinauukulan para mabigyan po agad na kaagad na aksyon
At makakaasap po kayo sa pamunuan ng Manila Police District sa ilalim po ng liderato ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Leo Manuel Francisco, na gagawin po namin ang lahat para po matugunan kung ano po ang inyong hiniling para sa amin. Okay, tama po yun. Maganda po yun. Maraming salamat po, MPD Spokesman Police Captain Philip Ines. Thank you, sir. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you po, Caps.